It's been a while. Tagal ko rin hindi gumawa ng vlog na kaharap ko kayo. So for today's vlog, may i-share po ako sa inyo na super naging maganda ang effect sa aking katawan. And yun is yung colon cleansing recipe na napanood ko ulit kay TikTok. So yan, trinay ko siya and ayun nga, it's true, hindi siya scam. So ngayon, na pagdesisyonan ko na i-share ko rin sa inyo kasi nga, sharing is caring, di ba? So sa vlog na ito, ito yung tinatawag na colon cleansing. So sa mga iba, ginagawa nila ito is once a month, pero sa akin, kasi nga ako is super, tawag dito, constipated talaga ako. As in, every other day talaga yung kumbaga kwan ko. Pero meron yung time na umaabot ako ng 3 to 4 days na hindi nagpupo. Kaya nung napanood ko to, trinay ko talaga siya eh. And alam ko na kailangan ko to sa aking katawan. Kasi nga, kailangan maging malinis yung ating colon para sa ganun eh. Yung pag-flow ng lahat ng organ natin is maging okay, di ba? Kasi nga, as a cancer survivor, dapat maging maingat na rin ako sa aking katawan. And thank God kasi napanood ko nga itong recipe na to. And yun, trinay ko siya. So, naging effective naman. So, ginagawa ko na siya ngayon every week. Pero hanggat maaari sana everyday, kaya lang baka mamaya eh. Magkasugat naman yung colon ko, di ba? So okay na yung every week na cleansing sa katawan. So ano yung mga ingredients nito? Is isang lemon lang. And syempre Himalayan salt. Ayan. Bali ito is pinadala sa akin ng mister ko from Taiwan kasi nga kailangan pati asin dapat. Although, yung asin ko naman is yung rock salt, yung nabibili sa palengke. So, si iodized, hindi talaga siya ganun ka recommended sa aming mga cancer survivor. Kasi nga, na-process na yung iodized salt and marami na siyang kumbagang pinagdaanan. So, at least dito sa Himalayan salt, parang grenine lang siya ganun. Or yung rock salt, kasi all on natural process talaga siya. And kailangan din natin ng 1 liter of water. Ayan. So, sa isang litrong tubig, babawasan natin siya ng mga 3/4 ng ganito, glass. Ayan. And ito po is ipapakulo natin. Tapos, after niyang kumulo, saka natin ilalagay yung lemon and then yung Himalayan salt. So, wait lang po muna kayo at ipapakulo ko lang ito. And lagay na po natin yung lemon. So, advice ko lang guys. Itong pag nag take kayo ng ganito, dapat wala kayong pupuntahan. Dapat yung stay lang talaga kayo sa bahay. Kasi nga, kumbaga, agad-agad, tatawagin ka niya sa CR. Kaya, kung gagawin nyo to, dapat nasa bahay lang talaga kayo. Ayan, tapos lagyan natin ng 1 tablespoon of Himalayan salt. So, meron na pala siya dito ng spoon. Kaya pala hanap ako ng hanap nandito pala sa loob. Ayan, tunawin lang natin siya.
hanggang sa ma-dissolve yung Himalayan salt. Pero guys, advice ko lang ha, dapat ito yung wala pang laman yung tiyan ninyo bago nyo siya i-take para mas maging effective talaga. As in yung sa umaga, hindi pa kayo kumakain, hindi kayo minum ng tubig, as in ito pa lang. Yan. Pag na-dissolve na, ihahalo na natin siya dito sa ating natirang tubig kanina. Kasi kailangan naman maging warm yung water natin. Ayan, ready na siya to drink. And yung pag-inom nito, dapat diretso. Kumbaga, pwede ka namang mag-stop. Basta huwag siyang lalagpas ng 10 minutes. Kasi pag lumagpas na ng 10 minutes itong water na to, isindi na siya alkaline. Magiging acidic na po siya. Kasi ganun yung lemon eh. So dapat pag nilagay mo siya sa hot water or warm water, huwag mo siyang papatagalin. Dapat inumin mo siya agad para sa ganun. Alkaline pa rin na pumapasok sa katawan mo. Kumbaga, after 10 minutes kasi magiging acidic na siya. So, yun yung iwasan natin. Yung maging acidic yung katawan natin. Kasi, kadalasan, ang isang katawan ng maraming acid is binabahayan talaga or dun talaga nabubuhay ang cancer cells. Trivia yun, di ba? May natutunan kayo. Kaya hanggat maaari, gawin nating alkalinize ang ating katawan. So, admit ko naman noon na super duper acid talaga yung katawan ko. Siguro kasi grabe ako mag soft drinks. Kaya siguro nag-trigger si cancer cells. So, yan. Take na natin. So, itong inumin na to, dapat maubos mo siya. Pero, itong inumin na to is ilalabas mo rin siya kasi nga, di ba, pupup mo rin siya. So, sa mga nagda-diet yan, pwede rin sa inyo to. And, alam nyo guys, nakakakinis ito ng balat sa mukha ka. As you can see naman. Ay, ganang konti. So, yung lasa nito is lemon na may asin lang. Yun lang. Hindi po siya masama. Hindi masama yung lasa niya. Asin. Lemon at asin lang. So, pwede rin ito sa mga asin yung mga nagda-diet nga and yung mga constipated. Pwedeng-pwede ito sa inyo. Kung gusto nyo linisan yung inyong mga tiyan. Kasi kailangan nating maging malinis sa ating tiyan. And kung gusto nyong lumit yung inyong tiyan, mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kaliit yung tiyan ko. Kaya abang-abang. Huwag kayong lilipat. Stay lang kayo. So, next na natin to. Ayan, madali lang naman siya inumin eh. Iba nga, adik sa alak dyan. Tungga nga kayo ng tungga. Ito pa kaya hindi nyo matutungga. So, yan. Wait lang tayo. And habang ininom nyo, dapat hinihilot-hilot nyo rin yung tiyan ninyo. Para sa ganon, mas mabilis siyang bumaba. Kasi
Kasi as in yung, alam mo, pag nailabas mo lahat, di ba? Ang sarap sa feeling. Yung feeling mo is ang linis-linis ng buong katawan mo, ganon. Basta wag lang kayong lalabas ngayong araw, ha? Kung baga, pag ngayong araw ninyo ginawa, wag kayong lalabas. Kasi tatawagin talaga kayo. Baka mairita lang kayo, eh. Mamaya, sakit na naman. Mamaya, yan na naman. Pero guys, hindi ko na ipapakita sa inyo. Siyempre, alam naman, di ba? Alam, ipakita ko pa sa inyo pag tinawag ako ng CR. So, ito lang masasabi ko. Super effective po talaga nito. Kaya, nung na-try ko, sabi ko, every week gagawin ko na siya. Ayan, take na natin. May asin pa siya. Hindi pa ganun na dissolve yung salt. Ganun kasi talaga yung Himalayan salt eh. Bakit Himalayan salt? Kasi nga, ito is yung healthy. Healthy salt. Ito yung pinaka-healthy sa lahat. Actually, yung Himalayan salt, ginagawa na rin nilang face scrub ngayon eh. So, kung sa inyo, mag-Himalayan salt na rin kayo. Marami po sa Shopee. Kung hindi nyo alam kung saan pwede pumili. Sa mga grocery store, medyo pricey siya, pero worth it naman. Diba? So, yan. Take na natin to. So, nabusog na ako. Hindi pa ako nag-almusal. So, yun guys, kung gusto nyo pong i-try, try it to believe it. Yun lang yung masasabi ko. And salamat ulit sa mga nagtambay sa aking bahay ngayon. And sana huwag nyo pong kakalimutang i-like, subscribe, and i-click yung notification bell para sa ganun, mas updated pa kayo para sa aking mga bagong videos. So, yun guys, thank you. And ito na po, papakita ko na sa inyo ang aking maliit na stomach, maliit na dyan. So, bye!